is ngayon ni Camarines Sur Representative El Rey Villaferte na isama na rin itong panukala para sa permanenteng evacuation centers sa Common Legislative Agenda o CLA ng Kongreso. Sinabi pa ng kongresista na maganda ang nakalinyang priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, ngunit mas mainam na maisama rin itong Permanent Evacuation Center Bill, lalo na malimik daanan po ng bagyo ang Pilipinas. Sa kasalukuyan, mayroong 26 na panukala tungkol dito ang nakabinbin pa rin sa House Subcommittee on Disaster Preparedness, kabilang na ang House Bill 1091 na akda ni Villaferte at iba pang mga mambabatas mula naman sa Bicol Region, gayon din ang House Bill No. 16 ni Vice Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Tingog Representatives Yeda Marie Romualdez at Jude Asidre. Ipinunto pa ni Villaferte na batay sa pag-aral ng Asia Development Bank o ADB itong Internal Displacement Monitoring Center. Nasa 49.3% ng populasyon o isa sa bawat dalawang Pilipino ang naaalis sa kanilang lugar dahil na rin sa mga kalamidad mula noong 2010 hanggang toong 2021. Dagdag pa rito na mismong ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay pinag-aaralan din ang suhestyon ng Department of Social Welfare and Development na magkaroon ng permanent evacuation centers. Una nang inihayag po ni Speaker Romualdez na 15 hanggang sa 30 Legislative Executive Development Advisory Council measures ang sisikaping ipasa ng Kamara bago ang Christmas break ng Kongreso po sa Disyembre 17.